mo bang hindi siya magsawang mahalin ka o mahalin ka niya habang buhay? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagayantong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon, gusto mo ba na mahalin ka niya habang buhay? Mamahalin ka niya na walang kapantay? Mamahalin ka niya na hindi or walang pagsasawa? Mamahalin ka niya higit pa sa kanyang sarili? Alam niyo ba na ang coin ay isa ito sa napaka-epektibo upang ang taong minamahal natin ay hindi mawawala sa atin. Ang taong minamahal natin ay tayo lamang ang mamahalin. So ito ang aking ituturo sa inyo ngayon kung paano. Paano mo ito gagawin? Ngayon, ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre, sa ating babae at lalaki na mag-partner. So, dito ay kailangan or pwede itong gawin sa magkalapit at magka-LDR. At hindi natin ito magagawa kung wala tayong gagamitin na material. Siyempre, laging meron. So, ang gagamitin natin dito or dapat nating ihanda is kailangan mo maghanda ng coin. So, coin po. Isang coin lamang po. Kahit anong currency, kahit ano ang halaga or magkano ang halaga ng coin, basta ito ay coin. Pwede kayong gumamit ng silver or gold na coin. Basta po, importante ay coin. So, ayun po, coin. So, maghanda kayo. Kung kayo ay nasa ibang bansa, kailangan or gumamit kayo ng coin ninyo kung saang bansa kayo ngayon. Basta, importante po ay coin. So, again po, pwedeng silver or pwedeng gold na coin. And kailangan din natin dito ng papel. Malaking papel po dapat ang ating kailanganin. So, papel at panulat. Kung meron kayong kulay pula na panulat, so, kulay pula po ang inyong gamitin. Pero kung wala, kahit anong kulay na lamang ang inyong gamitin na panulat. So, kung meron, kung makaprovide po kayo ng pula, mas maganda na pula po ang inyong gagamitin. Again po, kung wala, kahit anong klase or kahit anong kulay na lamang na panulat ang inyong gamitin. Or di kaya, mas maganda na lapis na lamang. Dahil ang lapis ay galing ito sa kalikasan, kaya naman ay maganda ito pagdating sa ritual or sa ginagawa nating ritual. So, ngayon kapag ready na ang materials na ating gagamitin, ihanda ang inyong sarili. So, lagi kong sinasabi na kapag kayo ay gagawa ng rituals, dapat po ay handa kayo sa inyong sarili. Ihanda, kailangan na buo ang inyong tiwala, naniniwala, and alam ninyo sa inyong sarili na naniniwala or makakatulong ito sa inyo. So ngayon, kapag ready ka na and kailangan na mag-isa ka lamang na gawin ito at walang makakaalam po dapat. So ngayon, kapag ready ka na, sa papel, isulat mo lamang dito sa papel na paulit-ulit ng 21 times yung pangalan at apelyedo ng inyong minamahal. Pangalan po at apelyedo ng taong inyong minamahal, 21 times po. Dapat po totoong pangalan ito at dapat po wala itong sabit. So, alam nyo na ang ibig kong sabihin na sabit. Dapat po hindi kayo pangalawa, dapat legit na kayo lang talagang dalawa. Or kayo lang talaga ang nagmamahalan. Dapat wala itong pamilya. So, okay lamang kung meron itong pamilya, ngunit hiwalay na. And sisiguradihin po ninyo na totoong hiwalay na ito. Kung hindi ninyo ito pwedeng gawin kung ang tao na yon ay may pamilya at hindi pa hiwalay sa asawa. So, kasi yung iba ay sinasabi na hiwalay na, ngunit
hiwalay lang dahil magkalayo sila. So, sisiguraduhin po ninyo upang wala pong balik sa inyo. Dahil ito ay kapag ginawa ninyo ito, tapos pangalawa kayo, nakakasigurado po ako na may balik ito sa inyo. Kaya naman, siguraduhin din ninyo na yung taong gagawa ninyo ay wala po itong sabit. Yung tipong hiwalay na talaga or single talaga ito at naging kayo. So, ayun, malinaw po. 21 times na paulit-ulit na isulat ninyo yung pangalan at apelyido ni target. At pagkatapos nun, hawakan ang coin. Hawakan kahit saang kamay, pwedeng kanan, pwedeng kaliwa. Hawakan ninyo ang coin nang mula sa inyong puso, humiling kayo, taimtim. Mas mainam po na ipikit ang inyong mga mata habang humiling kayo upang mas maramdaman ninyo, upang mas taimtim yung hihilingin ninyo at kailangan na maganda or good intention lamang ang inyong sasabihin at huwag kayong humiling na ikakasira or huwag kayong humiling ng hindi maganda. Dapat po ay maganda or good intention lamang ito. At pagkatapos nito, pagkatapos mong humiling, i-claim mo sa inyong sarili and magiging positive ka, huwag kang mag-isip ng mga negative at pagkatapos tupiin ang papel ng 3 beses at saka ilagay ang coin patupi pang-4. So dapat ganito, ilagay ang coin at ilagay lamang ito sa inyong wallet. Ilagay ninyo ito sa wallet, dalhin palagi kung saan man kayo pupunta sa araw-araw. Kung kayo naman ay hindi palagi nakaalis, maaari po ninyo itong ilagay sa ilalim ng inyong unan and pagkalipas ng 21 days or pagkatapos ng 21 days dahil itatago mo ito sa loob ng 21 days, pagkatapos ang coin, kunin ninyo ito at itapon sa ilog. Kung meron kayong ilog, pwedeng dagat, pwedeng gubat. Depende po sa inyo. Or di kaya'y sa balon. Kung meron kayong balon, mas maganda na doon po ninyo itapon. And bago ninyo itapon, syempre humiling kayo na nagmula sa inyong puso pa rin at sasabihin ninyo na mamahalin kayo na walang katapusan ng inyong partner. So, ayun po, gawin ito sa araw or umpisan mo talaga ito sa araw ng Tuesday or di kaya Friday. So, simula ng Tuesday or di kaya Friday, ngayon po, ginawa mo sa araw ng Friday, kinabukasan ay Saturday, magka-count ka na ng isang araw. And pagka Sunday, 2 days, so depende na po sa, ay ika-count ninyo po ito hanggang matapos po ang 21 days. Again, pagkalipas ng 21 days, kunin ninyo ang coin at itapon ninyo ito sa ilog, dagat, or gubat, o di kaya'y balon. So, ayun po. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.